Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pagka-Muslim, mga kapatid, ay lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad. May kanya-kanyang tungkulin. Hindi lamang ang may tungkulin ay yung mga namumuno sa bansa, namumuno sa komunidad, kundi bilang mga Muslim, lahat tayo ay may kanya-kanyang tungkulin. Iba't iba nga lang ang mga tungkulin ng bawat isa sa atin. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, i-focus natin sa kung ano yung tungkulin natin. Kung ano yung responsibilidad natin. At huwag nating lagpasan. Huwag natin angkinin ang responsibilidad ng iba. Huwag natin angkinin ang tungkulin ng iba. Halimbawa, tayo ay imam. Ang imam ay tungkulin. Tayo ay guru. Ang guru ay may tungkulin. Tayo ay estudyante. Ang estudyante ay may tungkulin. Kung ikaw ay estudyante, huwag mong imititin, huwag mong lagpasan ang pagiging estudyante. Doon ka sa pagiging estudyante. Dahil kung hindi, malalagpasan mo pa yung tungkulin ng guro. Malalagpasan mo pa yung tungkulin ng ulama, tungkulin ng ustads. Kung dito pa tayo sa estudyante, gampanan natin ang ating tungkulin, gampanan natin ang ating responsibilidad bilang estudyante. Kung gusto natin ay magsumikap tayo para maabot natin ang responsibilidad ng guro, ang responsibilidad ng ustads, ang responsibilidad ng ulama o kaya'y alim. Sa bawat tungkulin natin ay ito ay lahat itatanong sa atin ito, mga kapatid. Kaya focus lamang tayo sa kung ano yung tungkulin natin, kung ano yung responsibilidad natin. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa naisalaysay ni Anas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha sa'ilun kulla ra'in ammas tar'ahu. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang Allah ay nagtatanong o magtatanong. Sino ang kanyang tatanungin? Kulla ra'in. Tatanungin niya ang bawat may tungkulin. Bawat may responsibilidad. Ang imam, ang leader, mayroon siyang responsibilidad. Mayroon siyang tungkulin. Itatanong sa kanya ang kanyang mga nasasakupan o ang kanyang mga tauhan. Ang lalaki, mayroon siyang responsibilidad, mayroon siyang tungkulin. Itatanong sa kanya ang kanyang pamilya. Pati yung katulong, pati yung nagtatrabaho, may tungkulin, itatanong sa kanya ang kanyang tungkulin. Ang trabaho, ang kayamanan ay pinagkatiwala sa kanya. Inna allaha sa'ilun. Katotohanan na ang Allah ay magtatanong. Tatanungin niya, kulla ra'in, ang bawat may responsibilidad. Ang bawat tao na binigyan ng responsibilidad, binigyan ng tungkulin. Ammas tar'ahu, kung papaano niya ito ginampanan. Paano niya ito ginampanan, paano niya ito ginawa. Ang kanyang tungkulin. Ahafiza dhalika ambaya. Ito ba, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinangalagaan niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang responsibilidad? O kaya ay ito ba ay pinabayaan niya, binaliwala niya? Hatta yus'ala ar-rajulu ala ahli baytihi.
Hanggang sa sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lalaki ay tatanungin siya. Anong itatanong sa kanya? Ang tungkol sa kanyang pamilya. Ang tungkol sa kanyang asawa. Ang tungkol sa kanyang mga anak. Alagaan natin mabuti ang ating mga responsibilidad, ang ating mga tungkulin. Huwag natin ito pabayaan. Dito sa hadis na ito, ay talagang na-mention dito na ang lalaki ay tatanungin tungkol sa kanyang pamilya. Yung lalaking pinapabayaan niya ang kanyang asawa. Pinapabayaan niya na makikipaghalubilo sa mga kalalakihan. Pinapabayaan niya ang kanyang asawa na nakikipaghalubilo sa mga kalalakihan. O pinapabayaan niya ang kanyang asawa na pumunta sa mga kalalakihan. Minsan nga hindi natin napapansin na parang tayo na yung nagdadala sa ating asawa sa mga kalalakihan. Na yun ay hindi dapat. Kung may lakad tayong mga lalaki, huwag natin isingit dito asawa natin. Kailangan may kasama siya mga babae. At kung kinakailangan, huwag natin isabay sa pulong ng mga kalalakihan. Ito ay minsan ay hindi natin napapansin na nasanayan natin noong hindi pa tayo yumakap sa Islam na kapag tayo ay kumain ay halo-halo na. Mga lalaki, mga barkada, mga kasama, pati ang mga babae, asawa natin, pamilya, ay halo-halo na. Sa Islam ay hindi yun pinahihintulutan mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kung tayo, kung sakali na magkakasama-sama, kumakain, isiparit natin ang mga lalaki, isiparit natin ang mga babae. Kung walang kasama ng ating pamilya, huwag natin isama ang ating pamilya dito sa mga kaibigan natin, kundi pumunta tayo doon sa ating pamilya. Puntahan natin ang ating pamilya. Mas priority natin. Mas tungkulin natin na doon tayo pumunta sa ating pamilya. Hayaan na lang natin itong mga kaibigan, mga barkada. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na-mention sa hadith na ito na ang lalaki ay tatanungin tungkol sa kanyang pamilya. Malinis ang tingin natin sa ating asawa. Pangalagaan natin ang kanilang pangalan. Pangalagaan natin ang kanilang dignidad. Pangalagaan natin ang kanilang puri. At huwag na huwag natin silang paghinalaan ng anumang masama. Huwag natin silang paghinalaan ng anumang masama. Hindi naman tayo yung imam, hindi naman tayo yung leader, hindi naman tayo yung mga ulama, halimbawa, hindi naman tayo yung mga taong laging nananaliksik ng kaalaman, pero pamilya tayo. Mayroon tayong pamilya. Ito na ang pinaka-i-focus natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, yung pamilya natin. Huwag natin hayaan na sila ay lumabas na walang hijab. Huwag natin hayaan na sila ay lumabas na masikip ang kanilang mga damit. Huwag natin silang hayaan na lumabas na kasama ang mga kalalakihan. Mas lalong huwag natin silang isama kung ang kasama natin ay mga kalalakihan. Ihahalo natin o ihahalo-bilo natin sa ating mga kasamahan ng mga kalalakihan. Ibahin natin ang ating pamilya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuturuan tayo ng ibig sabihin tamang dapat nating gawin pagdating sa ating pamilya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking kasalanan ang paghinalaan mo ang iyong asawa ng masama. Paghinalaan mo ang iyong asawa ng masama, malaking kasalanan ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kahit saan ka pupunta, kahit pumunta ka pa sa kurti, ikaw pa yung may kasalanan. Hindi ka tatanggapin ng kurti na ang sasabihin mo lang ay pinaghihinalaan mo ang iyong asawa na may ibang lalaki o kaya ay mayroon siyang ginagawang ganito ganon. Ikaw ang may pagkukulang. Alagaan mo ang pamilya mo, alagaan mo ang ibig sabihin asawa mo, alagaan mo ang sarili mo. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pananampalataya ng Islam ay nagbibigay sa atin ng advice, nagbibigay sa atin ng payo. Huwag tayong masaktan kung minsan ay natatamaan tayo sa mga payo sa ating pananampalatayang Islam. Kasi itong Islam, ito yung landas natin.
Ito yung isa sa buhay natin. Kung hindi natin tatanggapin ang mga payo, ang mga advice ng Islam, iano pa ang gusto natin na payo? Sarili lang natin ang papayo sa ating sarili, hindi magkaganon mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga tinawag tayo na Muslim. Ibig sabihin, tayo ay nagpapasakop sa relihiyong Islam, sa pananampalatayang ibig sabihin ay Islam, na ito lamang ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sikapin natin ang lagi nating mga kasama ay mga taong mga sumasamba sa Allah, mga taong mga nananaliksik sa pananampalatayang Islam, mga taong walang ginagawa kundi ang mga kabutihan, ang mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pati si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay talagang pinagsabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wasbir nafsak. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin mong mapagtiis ang iyong sarili, magtiis ka sa iyong sarili. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladhina yad'una rabbahum, nakasama ang mga taong mananampalataya na tagasunod, mga sumusunod sa iyo, na wala silang ginagawa kundi sasambahin lamang ang kanilang Panginoon. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, sasambahin nila ang kanilang Panginoon, nananalangin sila sa kanilang Panginoon, bil ghadati wal 'ashi, sa umaga at hapon. Tingnan ninyo mga kapatid, pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawin mong mapagtiis, gawin mong magtiis ang iyong sarili, nakasama ang mga taong walang ginagawa kundi sambahin nila ang kanilang Panginoon, mananalangin sila sa kanilang Panginoon sa umaga at hapon. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa pagpapaliwanag sa tafsir, ang mga taong mananampalataya na mga mahihirap. Huwag mong piliin yung mga kaibigan mo na mga mayayaman. Huwag mong piliin yung mga kaibigan mo na may mga malalaking mga tungkulin, may mga malalaking mga posisyon. Piliin mo yung mga kaibigan na ibig sabihin, kahit na mahirap, pero walang ginagawa kundi ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pananaliksik ng kaalaman, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu na wajha. Ibig sabihin ay sila ay naghahangad na makatipan ang mukha o makita ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makita ang Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa, ibig sabihin ay, kabilang buhay. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ay nakakaligtaan natin, nakakalimutan natin, na minsan ay hindi natin napapansin ng mga kaibigan natin ang nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Ang nagiging dahilan na nawawala yung ating pursige o ating pagsisikap sa pagsamba. Nawawala yung ating pagsisikap sa mga gawain, mga kabutihan, mga ibada, mga taat, pagsunod sa Allah. Nawawala ang ating pagsisikap sa pananaliksik ng kaalaman, katuruan sa pananampalatayang Islam, ang Quran, ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga batas ng Sharia. Minsan ay hindi natin napapansin dahil sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kung hindi natin kayang hikayatin ang ating mga kaibigan, mas mainam na iwan natin dito tayo sa mga kaibigan, kahit na mga mahihirap, ibig sabihin, walang ginagawa kundi sambahin ng Allah, manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa umaga at hapon. Ibig sabihin na ito ay patuloy ng kanilang mga gawain ng mga pagsamba sa Allah, mga taat, mga pagsunod sa Allah, pananaliksik ng kaalaman, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na sila ay naghahangad na makita o kaya ay makatagpo ang kanilang Panginoon pagdating sa kabilang buhay. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.